Ito pare, may suggestion ako. Naisip ko lang 'tong suggestion na 'to dahil may nabasa akong post sa Facebook na parang sa Cebu, as soon as na ma-allowed yung pa-boxing, eh naghahanap na sila ng mga fighter na within the area. Kumbaga hindi wala nang bisita masyado sa iba't ibang lugar para maiwasan din yung travel, yung mga quarantine period. Naisip ko lang, pwede rin pala ito dito sa Maynila. Maraming mga promoter dito sa Maynila na pwedeng magsama-sama muna ngayon at magko-promote. Eh, hindi naman po bago yung co-promote style. In fact, ginagawa na yan dati pa. Siguro, alam natin na medyo malaking magagastos dahil may mga COVID-19 testing. I don't know if it's worth it. Hindi natin alam kung maraming mga sponsor na mag-i-sponsor ngayon at hindi rin natin alam kung makakalaban sila for, you know, outside the country, which is yung sometimes ito yung main goal ng mga promoter or mga manager kaya nila pinapalaban dito. Pero I think importante na kahit medyo malugi yung mga promoter, importante na makapagpa-event din tayo as soon as possible kung pwede na, kung i-allow na. At para ito, para hindi lang makatulong sa boxing industry, hindi lang sa mga fans, hindi lang sa mga boxingero. In general kasi parang pag medyo matagal mong hindi nagawa, medyo matagal na nawala eh. Parang, hindi nagbakasyon eh. Parang natalo. Para saan pa yung protocols kung hindi natin sana magawa ng paraan. Alam ko, finances yung problema. Kaya naisip ko talaga eh, magsama-sama na lang yung mga promoters muna. Hindi ko alam, o kaya promoters versus promoter. Doon sa ano, sa lugar na sa gym ng isang promoter, tapos yung kabilang promoter. And then of course, close their event. Para magpatuloy lang ba yung cycle? Ang hirap kasi talaga pag nahihinto eh. Nakikita ko na maraming magiging gasto sa, of course, transportation, hotel, accommodation, sa testing pa lang pare. Kaya hindi ko alam kung kailan kaya tayo makakapagpa-boxing event. Sana may promoter na medyo may pera o kaya willing naglabas ng pera na alam nila na parang mahirapan silang bawiin kasi yung boksingero nila baka hindi rin makalabang kagad sa ibang bansa dahil nga yung ibang bansa baka ganito rin ang iniisip or baka alam nila na hindi ganun kagad na magpa-event ngayon dahil nga sa health o concern dahil din sa gastos at saka sa ano yung mga quarantine. So isipin mo yun, no? Dati-dati isang linggo lang iniimbita, dalawang linggo. Ngayon, more than 2 weeks sigurado kang nasa ibang lugar. Kahit Thailand lang yan o Japan lang yan. Eh, ganun katagal ka kasi kailangan mo pa i-quarantine. Nasabi po sa amin na baka September yata yung potential. Pero again, wala pang kasiguraduhan. Yan, inaikwento ko lang sa inyo. Pero, ano sa tingin nyo, yung suggestion ko, kung magsama-sama na lang muna yung promoter, magko-promote ng small card, kagaya yung ginawa ni Bob Arum na 5 fights, yung 5 boksingero ng kabilang panig, 5 boksingero, 50-50 fights. Kasi, parehong gagastos. Maganda rin yan. Tapos, of course, this just recorded via cellphone, so, pwede niyong imbitahin yung Pauka. Siyempre, pwede rin announcer ako, mag-video. Binenta ko na yung sarili. But that's the idea. Kasi naisip ko lang to dahil nga sa ano pare, sa Cebu, merong nag-iisip na magpa-boxing. Eyo, ano sa tingin nyo? Kailan kaya maaalaw ang boxing dito sa Pilipinas? At sa tingin nyo ba may mag-promote kagad? Sino kaya yung unang magpo-promote na promoter dito sa Pilipinas? Okay, pag-usapan natin yan sa comment, pare. Salamat po ah. Bye. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.
Powcast Sports.